The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The book of the genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Abraham became the father of Isaac. Isaac the father of Jacob. Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Parish and Zerah, whose mother was Tamar. Parish became the father of Hezron, and Hezron the father of Ram. Ram the father of Amminadab, and Amminadab the father of Nashon. Nashon was the father of Salmon, and Salmon was the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the mother of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, and Jesse the father of David, the king. David became the father of Solomon, whose mother has been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam, and Rehoboam is the father of Abihad. Abihad is the father of Asa, and Asa became the father of Joseph. And Joseph is the father of Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz. Ahaz the father of Ezekiah, and Ezekiah became the father of Manasseh. Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jehoiakim and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jehoiakim became the father of Zerahiah, and Zerahiah became the father of Zerubbabel. Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud became the father of Eliakim. Eliakim the father of Azor, and Azor became the father of Zadok. Zadok became the father of Akim, Akim the father of Eliud. Eliud the father of Eleazar, and Eleazar became the father of Matthan. Matthan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who was called the Christ. Thus the book of number of generations from Abraham to David, 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. And from the Babylonian exile to the Christ, 14 generations. My dear brothers and sisters, my dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Good evening po. Good evening, Father. Pamilya po kayo sa Olympics, may games sa Olympics yung tinatawag ng relay. Relay. It's some kind of a competition, running, na you do not run alone. You have to run with a group. Parang relay. You really have to stick it up together. Kaya if you win or not, it does not depend on one person. It really would depend on the coordination and the performance of each member of the relay team. Ito po, pasa-pasa. Ito po yung naman ng relay. That's good because, you know, in the Olympics, to be qualified there, it goes through a lot of process of training, and they would be choosing who would be the best representative for their team. However, we don't have experience Olympics and relay in terms of Olympics performance. Ngayon po, meron tayong mga ASEAN representative. But for ordinary people like us, we only experience relay sa ating mga Christmas party games. Sa ating mga party, yung relay, may dalawang kuminsan na magsusot kayo ng mga suot ng babae, tapos mayroon mga basket, mayroon mga gulay, makasuyakos na rin lalaki, tapos lakad-lakad kayo. Ganun yung mga relay natin. Mga palarong pang-bayan, pang-pamilya. And umisa, nakakainisong din yan. Muntik ka na lang manalo, may mabagal na isa. Muntik na lang kayo manalo, mayroon pang
natapag-isa, meron palpak. Kung minsan, gusto mong manalo talaga, pero hindi marunong isang kasama ninyo. Ang hirap po kasi sa mga power games na ganyan, hindi na mukha ng Olympics. Wala pong training. At wala pong qualification. In fact, kung minsan, yung mapipiling ka grupo mo, magbibili na kayo 1, 2, 3, 4, 5, lahat ng number 5, kasi hanggang by chance. So you did not choose your own members in that simple Christmas party game. Sometimes our achievement solely depends on the performance of our members. Alam niyo po, sa palagay ko kahit sa pamilya kanya, ang pamilya ni Jesus, kung really, pasa-pasa from one generation. Jesus himself did not choose, even he's the Son of God, kung sino yung magiging kamag-anak. If you have time, you can review each name. Some of the names here, so some of them ring a bell. Solomon, King David, Nathan, the famous Abraham. Mga banal na tao yan. Pero meron din hindi masyadong banal. Meron kung medyo hindi magandang buhay. Naging nakakahiyaan ang naging buhay nila. But they are part of the family tree. They are part of the team na hindi mong pinili. Napansin niyo po yun sa ating pamilya. You do not choose your family. Tama ba yun? Sino po sa inyo yung pinili niya yung tatay niya? Sino po sa inyo yung second decision kung sino yung nanay niya? Sino po sa inyo yung pumili kung sino yung mga kapatid niya? Wala, di ba? Everybody in the family, we did not choose. Wala tayong power to make decisions. Wala man po tayong screening committee kung sino yung magiging brother ko o sister ko, nanay ko, tatay ko. Wala man interview. Kamukha ng simpleng opisina, kahit janitorial lang, mayroon pang konting qualification, mayroon pang recommendation kung minsan, references, good moral character, and so on and so forth. In family, though they are the most important part of our human relationship, we do not exercise that what we call screening committee. Wala po. All of them are given by chances. If I were given the chance, maybe we will choose better teammates kamukha nung sa laro. Like in family, sometimes we might want to choose the best team members. Kung sa Olympics po tayo doon sa relay, o kahit na Christmas party na, Christmas party game. Of course, if I will be the team captain, I would choose the strongest. I would make my choices based on the who is fastest, or the most skilled, or the brightest, the best, siyempre, para manali tayo. But in reality, sorry, we have no choice. Family, wala ko. Di po pwede. Reality check po yan. Kung minsan, we have concepts of the ideal parent, the ideal son and mother, the ideal grandson or granddaughter, or our ideal uncle, titas, or even cousins. Pati po yung in-law, Kayo pong may pamilya, nung pinili niyo po yung husband niyo o wife, kasama po yung in-law, yung package po yun. Wala po yung mga, hindi po pwede siya lang. Hindi, package po. Take one, take all. Pag pinakasalan mo yung isa, yung mga kapatid niya, brother-in-law mo, yung nanay niya, mother mo, at father mo, yung kamag-anak niya. Package po, package ha? All in one. Kasama po. And you know, sometimes, from the perspective of our long, long gospel, we see the story of Jesus. This is part of himself. Kasama po sa kanyang pagkatao ito. You like it or don't, sabi niya. But my dear friends, sometimes, we would like to have a relationship that are ideal. You know, ideal relationship? Yung tinatawag lang, meron tayong effort kung sino yung magiging kamag-anak natin. Sometimes we make our best, do our best, para maging ideal yung pamilya natin. Yung mga anak ninyo,
yung mga po ninyo ay yung mag-asawa. Sometimes because of this, we send our students and schools, the best schools, the best possible resources that we could work towards their future. Kasi ang pangalan ng pamilya, mahalaga. Ang pangalan ng ating pamilya, ang ating tunay na pinapamana. Sometimes when we look at this from the perspective of effort, parang we begin to feel we deserve one another. When we look at our relationship as pinagpaguran, kahapon po may kinasala ko, ang tagal nilang mag-boyfriend, girlfriend. Yung picture nila sa invitation nila, elementary pa sila. Kinasala ko pa lang kahapon. Sabi ko, sometimes when we have a relationship like this, we could say, I earned it. I deserve this relationship. I would like to be the best person for you. I would be working hard to be an ideal father, mother, husband, wife, or family member. With that, sometimes we realize we are not always perfect. We are wanting in terms of making it better or doing it better. Kamukha po ng iba, when they work hard, they are promoted. They are giving them as merits. Parang merit yan, merit yan. I earned this, pinagtaguhan mo yan. Sa mga kamag-anak, minsan we do that. Kagaya po, minsan mayroon po akong kilala, nagtatrabaho po sa bangko. Ang posisyon niya po sa bangko, Vice President. Kaya lang sabi niya, mali daw yung sulat na binigay sa kanya. Kasi kulang ng S. Senior Vice President. Sabi niya, Father, dapat naman may senior, di ba? Dahil I earned it. I worked hard for it. Kaya hindi po tama ko, walang senior vice president. When we feel that what we have in terms of our titles, and even in terms of our relationship, we begin to feel entitled. Yung may sense of entitlement, yung feeling natin, dapat lang. Huwag po kayong magalit mo. Ilan na taga mga St. Jude? At sabi nga ng mayor kanina, mayroon po kasi induction at saka oath-taking ating board of directors ng St. Jude. Nandun po ako. Sabi ng mayor, mga board chairman natin, 70% ng mga taga San Fernando nakatira sa mga subdivisions. And St. Jude is one of the biggest. And people who stay in villages, usually, naka-opisina yan, opisina. Nag-aral yan. Nagtatrabaho sa mga malalaking organisasyon. If you're not careful, you might begin to think that your family is also an organization. Na dapat, parang meron tayong human resources na we could apply our discipline in a office like in our own family. I'm sorry kung minsan that would be very disappointing. Meron po akong kilala, regional director. Regional director. Region 3. Nag-retire na po siya. Hindi naman po talaga sa inyo. Disappointed po siya. Kasi yung kasama niya sa bahay, dalawa kasama niya sa bahay, inuutusan niya, hindi siya pinagigingan. Galit na galit siya. Pati yung mga anak niya, napapagalitan. Sabi ng mga anak niya, Mo, huwag mga niya niya mga umuha na rin nga, Be. Pati puwi kami. Binuli ko, sabi, beto ka pa kayo. May tulang mo naman po. Sabi ko, siyempre, your mother used to manage many, many provinces. Dating opisina na, buong Central Luzon. Ngayon, yung staff na, walang kayabe. E, di pa, hindi dyan yung kahit na buri. That's very disappointing. And if you do not go through that transition from organization to family, from corporation to home, it will be a disaster. Because at home, we do not look at merits, we do not look at qualification, we do not look at performance and skills. We look at basic relationship. May I propose a way of looking at our family from another perspective? Instead of looking at family as a relationship that is formal, can we look at our family from the perspective of gift? That each person is a gift. Persons are gifts. Ang regalo po kasi, hindi mo hiningin. Ang regalo, hindi mo pinili. Pag ikaw ang pumili, hindi regalo yun.
Kung ikaw nagdesisyon kung ano yung bibigay sa'yo, hindi po regalo yan. Meron po akong opisina to, an exchange gift. Pero sasabihin mo kung ano yung gusto mo, susugan mo. Hindi na exchange gift yun. You dictated what you wanted. Binigyan mong regalo ang sarili mo. But to be a gift is like a person. I would say, it is a grace. Grasso. And when we look at our loved ones as gifts, we would appreciate them. And if they are grace from God, ultimately, our relationship will bloom towards gratitude and pure joy. Not out of performance, not out of output, but because the giver is God. Meron po pamilya na kaibigan long time ago. Yung apo po nila may difficult. Parang special child yung apo nila. Alam mo saan ang gagawin yung unity nila bilang pamilya? Dun sa pagmamahal nila dun sa apo nila ng special child. Kung titignan mo yung korporasyon, hindi gusto yan. Yung organisasyon, hindi papasayo sa qualification. Lalo na sa skills, wala. But for many years, they've been taking care of their apo. And the rallying unity of the family revolves around this favorite apo. But yung mga pinsan ng apo, they are taking care of their cousin. Kasi yung mga cousin niya, normal, malakas, tumatakbo. Yung cousin nila, pinubuhat, pinapakain. Pumisan, pinupuhan sa niyong muka. Pag kumakain siya. And that way, you realize what it means to be family. There is no organization more solid, more basic, and deepest in terms of humanity than our family. This Christmas, it is a celebration not of commercial outlets or gifts and material things. It's actually a basic celebration of family. Naging pamilya ang relasyon ni Maria at Jose dahil nagkaanak sila kay Jesus. And that family, the holy family, became the basis of our whole celebration. So, kung sana kayo mag-alam, in spite of the fact that some of our family members are not the best, they are not the most qualified maybe relative for you, but there are better persons at the back of your mind. I tell you, if you embrace them as part of your past and part of your future, part of your identity, I believe you would see life in a better way, in a more loving and merciful way. You know the meaning of mercy? Mercy. Mercy. The meaning of mercy is love that is not deserved. You know it? Mercy is love that is given even though it is not deserved. Pagmamahal, patuloy mo pa rin binibigay kahit hindi karapat-dapat ang minamahal. I think the love of parents, the love of mothers, that is merciful love, forgiving love, and it unites and holds the family together. Minsan po, nakahiga kami sa rooftop ng seminaryo. Alam niyo yung seminaryo? Meron kami third floor. At doon sa taas ng third floor, ang tawag namin doon, rooftop. Yung isang pong gabi, tapos na yung final exam namin, nakahiga po kami doon sa rooftop. Asa, umuwan kami ng seminaryo, third floor. Nakikita namin yung mga stars. We were philosophy students that time. Nagpi-philosophy pa. Sabi namin, tingnan mo mga stars. Kahit anong gawin mo, hindi papalitan. Hindi mo, you cannot reach out to change the positions of the stars. Never. Kahit anong gawin mo, pag tinignan mo mga between, hindi na po mapapalitan yan. Ganyan na talaga. Maybe sometime it may. But you want them to change? Change your orientation. Palitan mo, nung mga makalawi, nung makalanan mo lalaw, o nung natin paglalawi. I think even for persons. Kumisan, gusto mong magbago ang kamag-anak mo. Tatanungin mo, oh, kami lang ka masaya, kami lang ka masaya. O, tapong may bayo yung asawa ko,
Good luck na ano po. Ibigay po kapalaya mo ng masaya. Bota po may bago na rin kapag alam po. Good luck na ano po. Because sometimes, we can never have plans how people will change their lives. At yung mga ugali nila, dahil na pagpamilya natin. Mabuti pa siguro sa opisina, you can write a memo. You can create a policy. You can make procedures, but at home, you just have to express your love in a merciful way, in a way that, like the stars, you just have to look at it in different perspectives. What am I saying? Masyado yata ang philosophical naman yun, dahil philosophy students kami. Meron po akong naalala ng isang lalaki. Nung bata po siya, ano po siya? Adapted son po siya. Sabi niya, nag-speech sa isang graduation ng Stanford. Sabi niya, this is the closest that I could ever do, closest to graduation. Kasi siya daw mismo, hindi siya nag-graduate ng college. At sabi niya, you know, I would like to see my life, at kausap niya mga college graduates, from another perspective. From the perspective of looking back. I mean looking back. From a hindsight. When I look back, I would see there is a connection in my life sa kanyang naging buhay. If you look at it from face value, parang walang value. You know, bakit? Sabi niya, you know, hindi pa man ako sinilang, rejected na ako sa pamilya ko. Bakit po, ang mother niya, single mother. At dahil single mother siya, naghanap siya ng mag-adapt sa akin. Nasa child pa lang ako, pina-adapt na ako. May nag-adapt sa akin, mag-asawang lawyer. Nung na-discover ng mag-asawang lawyer, na lalaki ako, nalala ako, rejected na naman ako. And then, sinilang ako ng nanay ko, walang choice siya, nandun ako. Up to the point, meron na naman nag-adapt sa akin. At nung inadapt ako, sabi na, nanay ko, pangako nyo na magiging college graduate ang anak ko niyan. Nagpirmahan na po sila. Simpleng mag-asawa. They are not ideal because they are so poor, they could not afford his college education. At nangyari po dahil very sincere naman itong mag-asawa, pinadala siya sa school, pero hindi po siya nakatapos ng college because he decided, kawawa naman ang mga magulang kung ito nag-adapt sa akin. Mauubos ang pera nila sa pagpapaaral sa akin. Pero I do not define value na sa sacrifice ng kanilang ipon. Kung titignan niyo po, nothing is ideal from his past life. From the mother to the adopting lawyers to the adopting family na hindi nila ma-afford ang kanyang education up to the point that looking back, sabi niya, all of this happened because of a reason. And because of that, I see, sabi niya, that there is a purpose sa buhay ko. Alam niyo po kung anong pangalan niya? Alam niyo po sino siya? Yung pong gumawa ng iPhone, yung gumawa ng Apple, yung may-ari ng Pixar, yung pinakamagaling pagdating sa technology, ang pangalan niya, Steve Jobs. Looking from another perspective, the stars of his life connected and he made sense and purpose for his life. He has to go through those difficult experiences when he was young, only to realize he has a mission in life. I hope sa atin din, siguro we could not say baka mas mahirap ang dinaan niya sa atin. But I'm sure that you embrace our past and the realities of our family, like Jesus, great things will happen. Miracles will be realized. We cannot take life by avoiding and denying, but embracing with merciful love that indeed we could celebrate Christmas and we could celebrate family more meaningfully. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.